at Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ikadalawang linggo na sa panahon ng pagdating ni Jesus Nazareno, ang panahon ng Adviento. Tinipon tayong lahat ng ating Nuestro Padre bilang kaanib ng anak ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong atin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kaniyang karunungan upang kami ay kaniyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak. Patagin ang mga burol at bundok. At pantayin ang mga bako-bakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem,
Mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakangalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay, kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig, magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod na niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos ang itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong nagahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag niyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay nyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit
at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin niyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Daan ng poong nariyan na tuwirit ihanda sa kaniya, pagtubos niya'y makikita. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabutang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at taliktan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Kinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis, ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Isa po sa pinakasentrong tauhan
sa tuwing ikalawang linggo ng Adbyento ay si San Juan Bautista. At ito po, siya po ay pinsan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno at siya po ang ating pangunahing patron dito sa ating parokya. Pinasisimulan sa Ebanghelyo ni San Marcos ang atin pong narinig kanina, ang pangaral ni San Juan Bautista na may isang tinig mula sa ilang ang nag-aanyaya sa lahat ng tao upang magsisi at magbalik loob sa Diyos bilang paghahanda ng pagdating ng Panginoon. Uulitin ko po ang panawagan at paanyaya ni San Juan Bautista ay ang panawagan ng pagsisisi at pagbabalik loob. Makikita natin na matapos ang mahabang panahon ng paghihintay ng mga tao para sa kaligtasan, isinugo ng Diyos Ama ang kaniyang bugtong na anak sa pamamagitan ng pagdating ng Mesiyas na sa atin ay tutubos mula sa kuko ng kadiliman at kasalanan. At ang kaniyang pangalan, siya ay tatawaging Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos. Ang Emmanuel na ito ay si Jesus Nazareno, na siyang ngang lagi at parati nating kasama at kapiling sa araw-araw ng ating buhay. Kaya naman, kung lagi natin siyang kasama, nararapat lamang huwag tayong magdadalawang isip na magbalik loob sa Kanya. Maliwanag pong sinabi sa atin sa unang pagbasa, dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol, ang kawan niya ay kakailanganin sa, ay kakalingain sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Ang ibig sabihin po dito ng propeta, kapag tayo ay lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at pipilitin ang ating mga sarili upang mamuhay ng malinis at marangal, tatanggapin, kakalingain at aarugain tayo sa bisig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga kagaya ng sinabi sa Salmo Responsorio, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Mas lalo pa itong pinalawig sa ating ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Sabi dito, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na tayong lahat ay mapahamak. Uulitin ko, napakaganda ng mga talatang ito. Binibigyan ang bawat isa sa atin upang magkaroon tayo ng pagkakataon upang makapagsisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Sapagkat ang nais ni Jesus Nazareno ay ang ating kaginhawahan at kaligtasan, hindi ang ating kapahamakan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maganda pong itanong natin sa ating mga sarili sa araw na ito. Paano kung sakaling may kakaunting panahon na lamang tayo dito sa lupa?
Paano kung kakaunting panahon na lamang at tayo ay tatawagin na ng ating Ama sa kanyang kaharian? Natuto na ba tayong magsisi at magbalik loob? Sayang naman ang pagkakataon kung sa kasalukuyan hindi pa tayo marunong umamin sa ating mga kasalanan, kung sa kasalukuyan hindi pa tayo marunong magsisi sa ating pagkakamali, kung sa kasalukuyan hindi pa rin tayo nakakapagbalik loob sa ating Panginoon. Sayang ang pagkakataon na kaloob ni Jesus Nazareno na tayo ay maligtas mula sa madilim nating nakaraan, sa madilim nating kasaysayan, at sa madilim nating kasalanan. Sabi nga ni San Juan Bautista sa ating Ebanghelyo, darating ang kasunod ko, isang mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Tayo rin pong lahat, hindi tayo karapat-dapat sa banal na presensya ng Panginoon dahil sa dami nating mga pagkakasala, pagkakautang, at pagkakamaling nagawa laban sa Panginoon. Tayong lahat, hindi karapat-dapat sa kanyang banal na presensya. Ngunit inyo pong maitatanong, bakit tayo nakakapagdasal? Bakit tayo nakakapagdibusyon? Bakit tayo nakakapagbahagi sa banal na Eukaristiya? Simple lamang ang sagot, dahil tayong lahat kinaawaan at kinahabagan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Nilinis niya tayong lahat sa ating karumihan, pinalakas niya tayo sa ating kahinaan, at pinatatag niya tayo sa kabila ng napakadami nating karupukan. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, ang Diyos patuloy tayong minamahal. Ang Diyos patuloy na nagpapatawad sa atin. Hindi mahalaga kung ano ang ating nakaraan. Ang mahalaga, itinatama natin ang ating mga pagkakamali sa kasalukuyan at taus-puso ang ating pagbabalik-loob sa Diyos. Huwag sana tayong mapako sa pait ng ating nakaraan, anumang dumi o lalim ng ating pagkakasala, basta tayo handang tumugon sa paanyaya ni Jesus Nazareno sa kalooban ng Diyos. Nakakasiguro ako, patatawarin niya ang lahat ng ating kasalanan at babaguhin niya ang ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautista ang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba, nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunuan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay
puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, Osana, sa kaitaasa, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, osana, sa kaitaasa, Osana, Osana, sa kaitaasa. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol
ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
gulo ng mundo. Hirap sa puna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka sa gipin mo.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating third Paris-wide Advent Recollection Series sa darating na December 12, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jerome Marquez, SVD, Provincial Superior of the Society of the Divine Word, Roquete Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Saint Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalangat ka namin. Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Panginoon.